Chucky B. Kung bakit nga ba ako nagdadalawang isip na magpalit ng aftermarket pipe? Alam ko naman na isa yan sa mga unang-una na maganda talagang i-upgrade sa motor. Yung prone kasi sa pagpalit ng aftermarket pipe is itong backfire. Delikado or prone na masisira yung makina natin sa paggamit ng aftermarket. What is up mga boy? It's your boy, Ubet Ryder. Now, ngayong araw po ay tatalakayin natin kung bakit nga ba ako nagdadalawang isip na magpalit ng aftermarket pipe. Now, alam ko naman na isa yan sa mga unang-una na maganda talagang i-upgrade sa motor, yung tambucho. Lalo na kapag nag-produce ito ng magandang tunog. Marami na po ako nakita sa Facebook yung mga naka NMAX 2020 na naka aftermarket pipe na, nagpalit na sila kahit anong brands man dyan. Pero I'm not quite sure if aware na sila kung ano nga ba yung mga things to take into consideration bago ka magpalit ng aftermarket na tambucho. So i-discuss ko po ngayong araw kung ano nga ba yung masamang epekto ng aftermarket pipe sa mga motor natin. Okay? So, bago natin simulan yung vlog mga bay, intro! Hi, so welcome back. Maraming salamat po sa inyong panonood. Special thanks muna tayo sa sponsors natin, yung nasa screen. Maraming salamat po sa inyong suporta. So, rekta na tayo sa topic mga bay. Naunang-una, itong vlog natin ngayon is only applicable for those who are using FI motorcycles or yung mga fuel injected na mga motor. Now, ano nga ba ang rason kung bakit ako nagdadalawang isip na magpalit ng aftermarket na tambucho sa NMAX 2020? So, ang rason po dyan mga bay, ang fuel injected na mga motor is programmed na kasi yan. Merong tinatawag na ECU kung saan dyan pre-program kung anong supply na hangin at saka gasolina ang ibibigay ng ECU dun sa makina. Calculated, kumbaga. Sa carburetor kasi, madali lang kasi natin ma-adjust yung hangin at supply ng gasolina. So, iniikot lang yung part sa carburetor at wala na tayong magiging problema. Now, prone kasi sa pagpalit ng aftermarket pipe is itong backfire. Okay, I'm pretty sure na alam nyo na yan, lalo na dun sa mga nakakalkal or nakapalit ng aftermarket pipes na talagang nakaka-experience talaga sila ng backfire. So meron pong rason yan mga bay. Bago natin talakayin yan, ibibigay ko muna yung ano nga ba yung nangyayari sa combustion chamber natin or kung bakit tumatakbo yung motor. So sinabi ko nga yung ECU dyan nakaprogram or pinogram na ng company ng motor, Yamaha, Honda or ano man yung mga brands ng motor ninyo, yung tamang supply ng hangin at saka gasolina. So pagdating doon sa combustion chamber, mamimix yan, tapos aangat yan sa tulong ng piston at magkakaroon ng spark gamit yung spark plug. At yung excess na spark naman or yung usok ay lalabas naman sa ating exhaust. Okay, so yan po yung basic, kumbaga. Alam naman natin na yung tambucho natin is marami yung divider sa loob. So meron yung mga catalytic converter, tapos yung kahit ano-ano pang nilalagay dyan sa loob para na ma-minimize yung noise pollution, pati na rin yung mga toxic or toxic gases na na-produce ng ating motor. So fini-filter yan dun sa loob, malinis yung nilalabas na tambucho natin. Dyan din nakikita at nare-recognize ng ECU sa tulong ng mga sensors na nakakabit sa motor natin na tama yung sinusupply niya na hangin at saka gasolina. So here comes na pagpapalit na tayo ng aftermarket pipe o pagkalkal ng ating motor. So alam nyo naman, bibili tayo ng mga aftermarket na mga tambucho, nagpakalkal tayo is wala na yung harang. Kumbaga, yung hangin niya is free flowing na. Nakakalabas na ng hangin ng mas maganda dahil wala na ngang harang, okay? So same applies to aftermarket pipes. Yung iba pa nga yung aftermarket pipes, yung elbow, papansinin ninyo, ang taba, di ba? Mas mataba pa yung diameter ng tubo compared sa stock.
So na-experience ko yan noon, yung nakagamit ako ng Honda Click Game Changer. Yung diameter ng parang i-coconnect doon sa pipe is 51 mm. Imagine nyo yan, tapos gaano lang kalaki yung bilog ng stock ng elbow, di ba? So napakalaki talaga ng diferensya. Ito po yung rason kung bakit nga ba delikado or prone na masisira yung makina natin sa paggamit ng aftermarket pipe or kalkal kapag hindi ito nakatono ng maayos. So ito rin yung rason kung bakit ako nagdadalawang isip na gawin ito. Kapag nagpalit na po tayo ng tambucho sa ating motor, nagre-require po ito ng maraming hangin sa ating makina. Ito yung usually na mapapansin natin, lalo na dun sa mga nagpapalit. Uy, ba't parang nawalan ako ng power, tapos piga ka ng piga, hindi masyadong responsive yung throttle natin. Maririnig mo lang, mabibigla ka na lang, para may pumutok na baril eh. Bumabackfire na para yung tambucho mo. Yan yung few sa mga rason. Manonotice nyo kaagad pagkatapos ninyong magpalit ng tambucho. So, meron nga ba itong epekto sa ating motor? Ang sagot po dyan mga bay is oo. Dahil nga yung ECU o yung utak ng motor natin is nakaset po yan sa stock settings, lalo na sa stock na pipe. Eh pagdating ng aftermarket pipe, sinabi ko nga need siya ng more hangin. Yung motor ninyo, it's either running rich or running lean. So ano nga bang ibig sabihin ng rich at lean? Nagiging rich siya dahil marami yung gasolina na pre-provide niya sa makina. So makikita ninyo pag naka-spark plug reading kayo, makikita nyo na kulay itim yung kulay ng spark plug. Minsan naman is nagiging lean. Ang lean po ang pinakadelikado sa lahat. Pag i-check nyo yung spark plug ninyo, pag puti po yung kulay ng spark plug ninyo, ibig sabihin po niyan is lean. Ano nga ba ang epekto ng lean mixture? Napakainit po yan sa ating makina mga bay. Manonotice ninyo at napakadelikado po niyan, lalo na pag wala kayong ginawa, hinayaan nila na lean yung mixture ninyo. Nangyayari po dyan is mabutas yung piston ninyo dahil sa lean, sa sobrang init. At pag i-check nyo yung piston nyo, meron butas, tapos meron ng kulay itim sa taas, parang carbon deposit. Marami ng mga motor na nasiraan dahil sa lean, sobrang init sa loob. Ang nangyayari, natutuyo kaagad yung langis na nasa loob. Habang yung pinaka-best naman or yung pinaka-tama talaga na tono ng ating motor is yung optimal. Pag i-check nyo naman yung spark plug ninyo, ang kulay po niyan is parang brown or parang kalawang. So pag yan ang kulay ng spark plug ninyo, ibig sabihin po niyan is nasa tamang pagtono po yung ECU ninyo. Baka meron namang magsabi, eh ako nga ilang taon na ako nakagamit ng aftermarket pipe, wala namang nangyari sa motor ko. Eh so ganyan, ganito. Well, kung ganyan ang nangyari mga bay, eh swerte kayo dahil yung pagkagawa ng tambucho ninyo is ayon, sang-ayon siya sa stock na settings ng ECU. Kumbaga, kung ano yung settings ng stock ECU, kung gaano siya need na nangangailangan ng hangin, eh nakuha po ng aftermarket pipe ninyo, kaya walang nangyayari. Pero prone pa rin, okay? So ano nga ba ang pinaka the best solution para hindi na ito mangyari sa atin? Ang best solution po dyan mga bay is magpalit ng ECU. Yan po ang pinaka the best solution talaga. I-share ko lang sa inyo bagya mga bay. Now yung nasa nung Honda Click Game Changer pa yung gamit ko, naka MT8 pipe po ako. Ang advantage lang dun is yung ECU niya is pwede mong ma-program. So ang ginawa ko po dun is nag-reset ECU po ako para kusang mag-learn yung ECU kung ano nga ba yung tamang hangin at saka gasolina needed sa MT8 pipe na tambucho na gamit ko. So meron pong ibang model na mga motor na napaka swerte po nila dahil yung stock ECU nila is napro-program. So meron kayo maririnig dyan na ECU refile, ECU remap. So yan po yung mga pwedeng magawa sa stock ECU. Samantala naman po, dito sa NMAX 2020 natin, wala pa po akong narinig na pwede yang gawin. So kung ang motor ninyo, pwede namang matono yung stock ECU, is napakaswerte na ninyo. Maghanap kaagad kayo ng shop na pwedeng gumawa niyan.
para hindi na kayo mabahala na masira pa yung motor ninyo or yung makina ninyo dahil sa papalit ng tambucho. However, dun sa mga motor na walang capability na i-modify yung stock ECU nila, is bumili po kayo ng aftermarket ECU. Kaso nga lang, itong mga aftermarket ECU, mga bay, napakamahal. Grabe, nag-check ako sa Shopee at Lazada. Yung pinakamura na aftermarket na ECU is nasa 5,000 to 6,000 plus, depende sa brand. Yan talaga ang rason kung bakit ako nagdadalawang isip na palitan yung tambucho natin. Nagwa-wonder nga ako, yung mga nasa Maynila, dami nang nagpalit ng tambucho sa kanilang NMAX 2020. Siguro naka-aftermarket ECU na sila, kaya naka-aftermarket pipe din sila. Meron din namang ibang tambucho na na-adjust mo yung back pressure katulad ng JVT. Nakakatulong yan bahagya, pero prone pa rin na masira yung makina ng ating motor dahil dyan. So just to recap, mga bay, ang pinaka-safe talaga gagawin na kapag tayo ay magpapalit ng tambucho, kapag sa lugar ninyo ay merong marunong or meron silang software na magagamit na ma-adjust yung stock ECU settings ninyo para mag-match sa settings ng kailangan ng aftermarket pipe ninyo, is i-grab nyo na yan, yung opportunity na yan, kahit anong motor man ito. So yan lang, mga bay, sana meron kayong natutunan sa vlog natin ngayon, at maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and also subscribe sa mga bay natin dyan para malaman din nila ito. Okay? So thank you very much. Dito ka na po, yan yung vlog. Appear!